Next vlog is about educational planning, curriculum development, and specialized subject. So, unahin ko muna yung educational planning. No? It is a process to develop or to make an educational related matter or instruction more effective and efficient. So ibig sabihin, ito yung subject ng mga nagmamaed o Master of Arts in Education, Major in Educational Supervision o dun sa mga nagpi-principal. Tinuturuan sila, tinetrain sila paano magplano. Yun yung educational planning. Hindi lang yun for curriculum, yung iba pang aspect ng within the school na may concern sa education ng mga estudyante o sa welfare ng mga estudyante, nakasama yung curriculum is kasama doon. Okay, including yung enhancement o training ng mga teachers, that is part of educational planning. Lahat ng matter pertaining to a school in terms of education, educational improvement, kasama yan sa educational planning. Yung curriculum development naman is a subject din ng mga nagmamaed, at meron din ibang college, undergrad programs na may curriculum development. Merong iba. Lalo na kung may specialization sila na educational supervision. So, yung curriculum development is pag-i-enhance ng curriculum. Pwedeng problem-centered base, pwedeng learner's base, pwedeng subject matter, learners and problem-solving. Okay. Yung learners-centered, naka-base yun sa mga estudyante. Yun bang curriculum nila is akma sa edad nila. Say, for instance, kindergarten. Yan yung mga formative years yan eh. So, yung bang basic na kailangan matutunan ng isang batang nasa kindergarten is matututunan niya pagdating niya ng, pagkatapos niya ng kindergarten. So on and so forth na yun. Pagka subject related naman yung curriculum development, nakatuon yun sa subject mismo o dun sa certain disciplines. Agaya nga nung nabanggit ni President Marcos dun sa kanyang katatapos na SONA, nakakonsentrate siya sa STEM. Sa science, technology, engineering, and mathematics. Why? Because most professionals, including medicine, o yung health, is naka-base sa science. So, doon naka-concentrate yun. And then, yung problem-solving base is, yung curriculum ba tends to address certain problems. Kung may problema doon sa curriculum, o doon sa subject, yun bang curriculum development na ginawa nyo, o mo, is na-address or natatakal yung problem. Halimbawa, bakit maraming bumabagsak sa mat? Yun ba eh, dahil mahina yung teacher, hindi sapat yung kaalaman ng teacher, or yung sa estudyante mismo? Bakit siya nahihirapan? Kung ang problema ay bata, yung curriculum mo is ina-address yung problema ng bata. At kung sa teacher, sa teacher. So, yun yung curriculum development. Pag sinabi mo ng mga specialized subject, yun na. Nasasabi ko lang kanina, STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. O, pag ABM ka naman, Accountancy and Business Management, na ang focus is yung financial. Ang focus is yung sa finance aspect and dun sa entrepreneurship aspect. So,
And then pag yung humanities naman, mga social sciences, ang usual na subject doon is mga political science, economics, and then yung literature and history, kasi yun eh. Minsan may sociology pang kasama. So yun yung focus nun. Pag sinabing specialized subject, may area na tinutumbok o kumbaga sa doktor, may specialization. Yun yung specialized subject. Kaya nga nung nabanggit ko dun sa video natin about NU, yung compsci nila and IT nila, may specialization. Yun yung maganda kasi makakapag-focus yung estudyante kung ano yung certain aspect ng IT o computer science na gusto niya. Eh malupit nga nun, may forensics eh. Doon ako nalulupitan sa NU, may forensics. So makakapag-ano ka ng cybercrime. Malaking tulong yun sa mga, lalo na ngayon, laganap ang cybercrime. Kasi marami ng fake news, marami ng cyber libel na nangyayari ngayon sa social media. So malaking tulong yun. So yun lang po.